Hello guys, kamusta na kayo? Gagawa tayo ngayon ng cordon bleu at sigurado ako kung kaya ko, kaya nyo rin gawin, kaya tara, umpisahan na natin ang pagluluto. Para sa ating sangkap, gagamit tayo ngayon ng chicken, ham, itlog, breadcrumbs, cheese, harina, asin, at paminta. At gagamit din pala tayo ng mantika. Breast part ang gagamitin natin ngayon at kung bibili kayo sa palengke, ipatanggal na ninyo ang buto at kung medyo makapal ang breast, pwede ninyong ipahati sa gitna. Lagyan muna natin ng asin ang ating chicken at syempre kung wala kayong iodized salt, pwede naman kayong gumamit ng rock salt. At maglagay na rin tayo ng paminta. Gagamit din pala tayo ng toothpick o kung wala kayong toothpick kahit sinulid, pwede na rin. Tapos na tayo sa paglalagay ng asin at paminta sa ating chicken at ngayon nga umpisahan naman natin ang paglalagay ng ham at cheese. Kayo na ang bahala kung gaano karami at kalaki ang gusto ninyong ilagay na ham and cheese at syempre any brand pwede kayong gumamit. Nilagyan natin ng toothpick para hindi bumuka at kung wala naman kayong toothpick, pwede kayong gumamit ng sinulid. Talian nyo na lang. Ayan, tapos na tayo sa paglalagay ng palaman sa ating chicken. Ngayon naman mag-coat na tayo ng ating chicken. Unang step, pagulungin natin sa harina. Next, sa itlog. And last, sa breadcrumbs. Medyo i-press lang natin ng konti para kumapit ng husto ang breadcrumbs. Sa mga di pa nakakapag-subscribe at bagong viewers, paki-like and subscribe naman dahil patuloy pa akong mag-share sa inyo ng mga munting kaalaman ko sa pagluluto. Ngayon, magpainit na tayo ng kawali. At maglagay na tayo ng mantika. Umpisahan na natin ang pagpiprito. Ingat sa paglagay ng chicken at kung hindi kayo sanay sa pagluluto, gamitan nyo na lang ng tong o kahit anong pang-ipit. At once mainit na ang mantika, hinaan ninyo ang apoy. Dapat medium heat lang dahil madaling masunog ang ating breadcrumbs. Baka sunog na ang breadcrumbs, hilaw pa ang loob ng inyong chicken. Pwede na ito, kaya baliktarin na natin para ang kabilang side naman ang maluto. Yung chicken pala na ginamit ko is 1 kilo. At yung ham na ginamit ko, nabili ko lang siya ng 37 pesos dito sa amin sa palengke. Ito na yung pinakamura. At hindi ko siya naubos. May natira pa na 2 peraso. Isasalang ko lang ang natitirang chicken at tatapusin ko lang ang pagluluto. At syempre, pwede nyo itong gawing pang negosyo. Mag-costing lang kayo. Maglalagay ako ng description sa ibaba
ng total expenses sa pagkakabili ko sa mga sangkap na ginamit natin. Pero syempre, dahil magkakaiba tayo ng lugar, pwedeng mas mahal o mas mura ang pagkakabili nyo sa mga sangkap na gagamitin ninyo. Tapos na tayo sa pagluluto at nahiwa ko na din ang ating cordon bleu. Thank you for watching, guys, at sana muli na namang nakatulong sa inyo ang videong ito.